tayo lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos iyang bayan. Napupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy nating ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Kanya na tulungan tayo, lalong-lalo na sa mga pagbabagong nangyayari sa ating buhay, at patuloy na isugo sa atin ang Espiritu Santo upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubara ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo, at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsa'y lumindol ng napakalakas anupat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig
na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ang bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati at ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y sinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat, sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tukding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong guro. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon, paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyo ang nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sasabihin ko sa inyo,
natitigib kayo sa kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, sa kanya patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita, tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Lahat tayo ay nakararanas ng pagbabago sa buhay. May mga simpleng pagbabago, gaya ng maiiba ka ng tirahan, maiiba ka ng lugar, ngunit mayroon ding mga mahalagang pagbabago sa buhay. Kung dati-rati ay malakas ka, pakiramdam mo'y bata ka pa, ngunit ngayon lumilitaw na ang kahinaan ng mga taon. Kung dati-rati ay kasama mo ang mahal mo sa buhay, ngunit ngayon pumanaw na siya. Kung dati-rati, napakadaling magkasama-sama ang buong pamilya, ngunit ngayon ay minsana na lang at maswerte pa kung mabuo kayo bilang pamilya. May mga taong kailangang mag-abroad para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Maraming pagbabago sa ating buhay. Kaya nga, ang tanong din natin, paano natin tinatanggap ito? Paano natin hinaharap ang mga pagbabago sa buhay? Kung napansin niyo mga kapatid, sa mga nakaraang araw, animoy ito ang ipinahihiwatig ni Jesus sa Sareno sa kanyang mga alagad. Sa panahon ng muling pagkabuhay, matapos ng kanyang pagkamatay sa krus, sinamahan niya ang kanyang mga alagad, ngunit ipinabatid niya na ang pagsasamang ito, ang pagbabalikan nila matapos ng krus, ay hindi rin magtatagal. Siguro kung tayo yung mga alagad, nung nakita nating namatay si Jesus sa krus, malungkot tayo na bago ang lahat dahil nung 3 taon magkakasama sila tapos nakita nila si Jesus na matay. Tapos nabuhay naman muli si Jesus. Ang laking pagbabago na namang nangyari. At tuwang-tuwa na sila sapagkat pakiramdam nila tagumpay na. Ngunit ngayon sinasabi na naman ni Jesus sa kanila, iiwan ko kayo. Babalik ako sa Ama. Hindi siguro maintindihan ng mga alagad
ang mga pagbabagong nangyayaring ito. Kaya nga sabi ni Jesus, tigib kayo sa kalungkutan. Hindi ba sa mga pagbabago, sa mga matitinding pagbabago, malaking kalungkutan ang nangyayari sa atin. Meron siguro ngayon, tigib pa rin ang kalungkutan dahil sa pagpanaw ng iyong mahal sa buhay. Dahil lumisan, umalis ang asawa mo o anak mo. O nasanay ka sa isang gawain, ngayon, hindi mo na ito magawa. Sa gitna ng maraming pagbabagong ito, sinasabi ni Jesus sa sareno sa kanyang mga alagad, gawin niyong bahagi ang Diyos sa mga pagbabagong ito. Itanong natin sa Diyos, papaano ang mga pagbabagong ito ay magiging daan para lalo tayong mapalapit sa Kanya, para lalo tayong makasunod sa Kanya. Hilingin natin ng Espiritu Santo ang ipinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sinasabi ni Jesus, tiyak may pagbabago, pero tiyak din nandyan ang Espiritu Santo sa mga tumatawag sa Kanya. Kaya huwag tayong manawang tumawag sa Espiritu Santo, lalong-lalo na kapag dumaraan tayo sa mga matitinding pagbabago sa ating buhay. Mahirap, mahirap magbago. Mahirap iwan yung nakagisnan at nakasanayan. Ngunit sa tulong ng Espiritu Santo, ang pagbabagong ito pala ang magiging daan ng lalong biyaya mula sa Panginoon. Napansin niyo sa unang pagbasa, si San Pablo, madami din siyang pinagdaan ng pagbabago. Dati-rati, mamamatay tao siya. Dati-rati, galit siya sa mga Kristiyano. Ngayon, siya na ang naging tagapagpahayag ng mabuting balita. Pero sa paggawang ito, ang dami rin niyang napagdaanan. Binugbog siya, pinahagupit siya, itinapon siya sa dagat. Ngayon, narinig natin, ipinakulong siya, kinadena pa yung paa. Pero napansin niyo si San Pablo, sa gitna ng maraming pagbabago sa buhay, hindi siya pinanghinaan ng loob. Hindi siya sumuko. Hindi siya nag-aburido at nawala na lang ng gana sa buhay. Kahit nakakulong siya, nagbibigay papuri pa rin siya sa Diyos. Bakit? Sapagkat puspos siya ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang nagsisilbing lakas at ilaw niya sa gitna ng maraming pagbabago sa buhay. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, kung meron man ngayon sa mga nagsisimba, ang hirap makapagpatuloy sa buhay. Hirap tanggapin ang mga pagbabagong nangyayari ngayon sa kanilang buhay. Sinasabi sa iyo ngayon ni Jesus sa sareno, tumawag ka sa Espiritu Santo. Gawin mong bahagi ang Diyos sa nangyayari ngayong pagbabago sa iyong buhay upang matagpuan mo ang biyaya, pagpapala at presensya ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya. Sa bawat kahilingan nating tugon, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga kaparian, naway
magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atin nawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa mga matatanda, mga nangungulila, at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapangahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Tahimik nating idulog ang ipapanating kahilingan. Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsika para sa pagdating ng iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihagin sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido pang ating paghahain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-alay.
ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, hilingin natin kay Jesus Nazareno, isugo sa atin lagi ang Espiritu Santo upang maging liwanag at lakas sa buhay. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang kapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pag-asabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalaala sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza Sonan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at maraming salamat po sa tulong ninyo sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, noodles, dilata at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit, magmahal at tumulong sa ating kapwa. Lahat tayo dumaraan sa mga pagbabago sa buhay. Huwag po tayong matakot. Tumawag tayo kay Jesus Nazareno na isugo ang Espiritu Santo at isama sa plano ng Diyos ang mga pagbabagong ito upang ito'y maging bukal ng kanyang biyaya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.